Oo, ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyong Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkoon siya mi. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Niwalang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyang mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari naming Hesukristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami na mahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ng ganito, na ganito ang pinapasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin."
Nanlumo ang mga alagad at siya'y at isa't isang nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng nagkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Ako po ba, Guro?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ay narinig natin ang kwento ayon sa ebanghelistang si San Mateo ng ipagkanulo ni Judas si Jesus sa halagang 30 pilak. Sabi ho ng ibang scripture scholars, yung halaga ho ng 30 pilak ay presyo daw ho ng isang alipin. Kasi nung panahon ni Jesus, uso ho ang slave trade. Bumibili ng isang tao para maging alipin nila. At ang halaga daw ay 30 pilak. Kaya si Jesus sa pagkakataong ito, binenta ni Judas sa halaga ng isang alipin. Tinignan bilang isang alipin ang anak ng Diyos. Pero magandang mapansin na si Jesus ay niyakap ang pagiging alipin para iligtas tayo. Niyakap ang pagiging mababa para iangat tayo. Kaya magandang paalala ko sa atin bilang mga Kristiyano na sana ang ating pamumuhay ay hindi paghangad na maging mataas o maging mapagmataas. Pero ang pagnanais sana ng buhay natin ay pagiging mababa at handang maglingkod. At hindi ba si Jesus lagi din niyang sinasabi na hindi siya naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Pinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa ng taong naglilingkod, hindi ng taong siya ay pakiramdam, makapangyarihan at nasa itaas. Di ba si Jesus din ang nagsabi na kung gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos, ikaw ang maglingkod sa lahat. Kaya ho, ang buhay ni Jesus at ang pag-aalay niya sa sarili ay larawan at paraan niya ng paglilingkod. Kaya magandang itanong din minsan sa atin bilang mga Kristiyano, paano ka tinatawag ng Diyos sa paglilingkod? Iba-iba ang tawag ko sa atin. Iba-iba ang paraan ng ating paglilingkod sa Diyos. Hindi ho kailangan mag-serve ka dito sa altar para magsabing naglilingkod ka. Kahit simpleng nagpagiging mabuting magulang, naglilingkod ka na sa Diyos niyan. Kahit sa simpleng pagiging mabuting asawa, naglilingkod ka na sa Diyos niyan. Do not limit yung ipag-iisip natin ng service na nakikita natin ho sa altar at sa loob ng simbahan. Ang tahimik nating pamumuhay at pag-aalay ng sarili para sa kapwa natin ay paglilingkod na rin. At dito tayo tinatawag
Tulad ng halimbawa ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, siya ay nagpakababa bilang alipin para iligtas tayo sa pagkalugmok ng kasalanan. Kaya ang paalaala at imbitasyon din sa atin, tayo na sumusunod kay Jesus, na naisin din nating maglingkod. Hindi paglingkuran, kundi ialay ang sarili para sa iba. Si Jesus ay pinagkanulo, pinagbenta ni Judas na kanyang alagad sa halaga ng presyo ng isang alipin. Pero nalimutan yata ni Judas, hindi na kailangang pilitin si Jesus. Sabi ni Jesus, kusa kong inaalay, kusa kong ibinibigay ang buhay ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglayang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating itugon, Ama, basbasan mo kami ng dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungan, pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami ng dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami ng dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami ng dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami ng dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano nabuhay at mamatay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming andok, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig mong wagas ang kakamay.
walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iangalay. Panginoon, tulad mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo'y nakalakan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo'y nakalakan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Ang ulit lang po kasi pag-awalis po. Oo, nauubod po.